Kung sakaling makakita ka ng taong nalulunod, at alam mo sa sarili mo, na may kapasidad ka para siya ay sagipin, ay di ka mag-aatubiling iligtas ang taong ito. Lalo na siguro kung ang taong nalulunod ay isang reyna ng inyong bansa. Lalo ka sigurong magpupursigi na siya ay masagip at mailigtas sa pagkalunod. Ngunit hindi ganito ang nangyari sa reyna ng Thailand na si Reyna Sonnund. Sapagkat hinayaan lang siyang malunod ng kanyang mga tagapagsilbi at ng kanyang mga gwardiya. Pinanood lang siyang malunod kasama ang kanyang 2 taon na anak na babae, at hindi man lang siya iniligtas at sinagip sa kamatayan maging ang kanyang anak na babae. Noong 1877 ang 17 gulang na si Princess Sonnund de Kumariratana ay naging reyna ng Siam o mas kilala bilang Bansang Thailand. Bilang anak na babae ni Haring Mongkut, si Princess Sonnund ay nabibilang sa royal family, at naging reyna siya noong pinakasalan niya ang kanyang half-brother na si King Rama V, na kapatid niya sa ama. Bukod sa kanya ay pinakasalan din ni King Rama V ang 2 nakakabatang kapatid ni Reyna Sonnund. Pinaniniwala ang si King Rama V ay nagkaroon ng 99 na asawa at 77 na anak. Si Reyna Sonnund ang unang asawa ng hari at pinakapaborito sa lahat. Ang trahedya ay nangyari noong si Princess Sonnund at ang kanyang 2 taon na anak na babae ay naglakbay patungo sa isang royal family's summer residence sa labas ng Bangkok. Ito ay ang Bangpain Palace. Upang makarating sila dito ay kailangan nilang tawirin ang mapanganib na Chao Phraya River gamit ang mga bangka. Dahil kabilang sa royal family sila Reyna Sonnund at ang kanyang anak. Sila ay nakabukod sa bangka ng mga tagasunod at mga gwardiya. Sila ay nakasakay sa mas malaking bangka, dahil sa malakas na current ng ilog, ay tumaob ang sinasakyang bangka ni Reyna Sonnund. At dahil sa mabigat nitong kasuutan bilang isang royal family ay di kinaya ng reyna na makaahon sa tubig. Ganun din ang kanyang 2 taong gulang na anak. At wala man lang nagtangkang sumagip sa reyna o kahit man lang sa kanyang anak. Pinanood lang silang malunod ng kanyang mga tagasunod at mga nakatalagang gwardiya. Bakit di nila tinulungan ang kanilang reyna? Ang tunay na dahilan kung bakit di nila sinagip ang kanilang reyna ay dahil sumusunod lang sila sa batas ng kanilang bansa. Oo, tama ang iyong narinig. Kahit gustuhin man nilang sagipin ang reyna ay di ito maaari. Dahil sa ilalim ng isang sinaunang batas ng Siamese, ipinagbabawal sa sinumang karaniwang tao na hawakan ang isang miyembro ng maharlikang pamilya. Ang mga pinagmula ng batas ay hindi lubos na alam. Ngunit ito ay inaakalang nag-ugat sa mga sinaunang relihiyosong paniniwala at superstition. Ang iba pang mga monarkiya tulad ng England, ay may katulad din na mga ganitong tradisyon at batas. Bilang karagdagan, ang parusa sa Thailand para sa paglabag sa batas na ito ay lubhang mabigat. Ang paghawak sa isang maharlika ay isang malaking kasalanan na may parusang kamatayan. Ang panganib na parusang kamatayan ay hindi lamang ang dahilan kung bakit pinili ng mga gwardiya na hindi iligtas ang kanilang reyna. Isa pang matagal ng pinaniniwalaan ng Siamese na walang sino man ang dapat na subukang magligtas ng isang taong nalulunod. Dahil ayon sa kanilang paniniwala, na ang pagliligtas sa isang tao mula sa pagkalunod ay pakikialam sa mga espiritong naninirahan sa tubig. Kapag ang tao ay nalunod, ang tubig ang kumikitil sa kanilang buhay. At kung ikaw ay nagligtas ng isang taong nalulunod, ikaw ay may isang buhay na utang sa kanila. Bilang isang tagapagligtas, ikaw ay mamarkahan para sa nalalapit na kapahamakan bilang kapalit ng taong iyong iniligtas. Hindi matanggap ng hari ang nangyaring trahedya, lalo na nang malaman niyang wala man lang nagtangkang magligtas sa kanyang asawa at anak. Kaya agad niyang ipinadakip ang mga gwardiya na kasama ni Reyna Sonnund at ikinulong habang buhay.
Ipinaghanda ng hari ng pinakaglamorosong libing ang kanyang pinakamamahal na asawa at anak. At itinuturing itong pinakamahal na libing sa kasaysayan. Tumagal ng 10 buwan ang ginawang paghahanda sa libing ni Reyna Sun-Und. Ang labi ng kanyang anak ay napapaligiran ng mga mamahaling ginto at alahas na nakalagay sa isang trono. Isang gusali ang itinayo para sa seremonya ng cremation ni Reyna Sun-Und. Mga mamahaling uri ng kahoy ang ginamit upang lumikha ng 280 na talampakang taas ng funeral pyre, na sinunog buong gabi kasabay ang pagpapatugtog ng mga trumpeta. Matapos ang pagkamatay ng miyembro ng pamilya ng hari, ay agad niyang pinawalang bisa ang naturang batas na nagbabawal na humawak o humipo sa maharlikang pamilya. Batas na kumikil sa buhay ng kanya pinakamamahal na asawa at anak. Kung nagustuhan mo ang ating kwento ay huwag mong kalimutan na mag-like at subscribe sa ating munting channel. Pwede mo rin pindutin ang mga suggested videos natin para sa isa na namang makasaysayang kwentuhan. Maraming salamat.